sa dagat. Bye bye. Kasi may nakumulat pa yun ang malamasak dito. Yamihan na. Pero bago mo ng lahat, ay shoutout ko muna sa aking mga kaibigan dyan. Kasi napatuloy pong nagsusuporta. Lalo na kay Lutz. Ano ba yung tuna? Maraming salamat sa'yo sa pagtulong sa pag-play ng mga video ko. Maraming salamat sa'yo. At sa lahat ng mga kaibigan ko dyan, sila ano, sila Kasawsaw, sila Samuto Vlog, sila ano, Nance Vlog, at siyempre kay Kubi TV, lagi talagang nag-aabang yan. Salamat, salamat sa inyo mga idol. So ngayon ay ipapakita ko na sa inyo kung paano ko sila magbuli ng kalimasak. Let's go! So ayan po mga kalods, yung sitwasyon namin ngayon dito sa ano, sa probinsya namin, sa Aklan, Kasemihan ha. Lakas na yung alon, pati yung hangin. Narinig ko naman po yung lakas ng hangin. So ayan po mga kalods, yung ano, yung umuli ng kalimasak. Lapitan po natin siya. Umangkin ko po yung isa, yan. Sinusong po nila yung ano, yung alon para lang makauli ng kalimasak. So lapitan po natin sila para ano, makita po natin kung may mahuli po talaga silang kalimasak. Ayan, pupunta po tayo dun sa ano, sa lagi na yun na lumalangoy. Nilalangoy nila yan mga kalods kasi ano, malakas naman yung alon, hindi naman niya pwede pang kain. Ayan, nilalangoy lang yan mga kalods. So, talaga, sa palaran na lang talaga, makakuha ng alimasag. Ganyan din ako dati mga kalods, nung bata pa ako. Ayun, ayun, minahuli siya oh. Ayun, so titignan natin yan mamaya mga kalods kung ano ang ginagamit na panghuli. Ganyan yung tinatawag natin namin dito mga kalods na ano, na bintul. Ah, si pare pala, si paring lundod pala yung muli ng ano. So mamaya mga kalods, alalangoy din ako, susubukan ko. Papahawak ko na lang yung ano, yung cellphone sa pamangkin ko kasi yun naman siya oh, dun sa kabila. Ay tumutulong siya kay ano, kay paring lundod. Hindi malahabok ba yato pa kamera. Ayan, ayan siya mga kalods oh. Ayan, nilalangoy nila yung mga kalods. Ayan yung mga, ayan may mga pataw dyan. Ayan yung tanda yan, tanda na dyan yung bintol. Ayan, may maraming huli pare, ganyan oh. So mga kalods oh, ayan, dito muna natin lagay para makita po natin. Ayan, ayan yung alimasak mga kalods. Ayan ang huli dito. Yung pain nila dyan mga kalods ay ano yan, isda. Isda din yung pain. Hindi kasi makita masyado. Mamaya makikita natin yan. Ayan oh, marami na siyang nahuli. Marami na pare, ha? Ito, yan pa lang? Yan pa lang? Bago pa lang? Oh, sige. So mamaya mga kalods, subukan natin lumangoy din. Marami, ilan piraso pare yung ano mo? Anim. Gamit? Anim? Ayan, anim na piraso yung gamit niyang ano, bintol. Bintol yan tawagin sa amin mga kalods. Iwan ko nga kung ano tawagin dyan sa ano, sa inyo. Sa Tagalog, yung bintol. Ayan yung pataw na yan mga kalods, yung kulay green. Yan yung palatandaan na dyan yung ano, yung bintol. Para siyempre makita mo din kung nasan yung mga bintol mo. Meron pa doon. Hindi po dikit-dikit yung pag ano, pag-arya ng bintol. Ayun yung pamangkin ko nag-ano rin, lumalangoy din siya. Kumukuha din ng alimasag. Iba ko kung kanino yung ano yung gamit na bintol. Kung kay pare din, siguro tumulong lang siya kumuha ng ano, ng alimasag. Bago pa lang daw siya. Ayan po, sitwasyon namin ngayon dito sa ano, sa Aklan kasi amihan na, lakas na. Ayan o, sobrang lakas na ng alon. Kaya season na to ng mga alimasag, season na. Ganyan po kami dati mga kalods. Nung ano pa, yung mga elementary pa ako, ganyan kaliit sa ano ko, sa ayan o, yung lumalangoy sa pamangkin ko. Dapat kasi dyan, ano talaga, madaling araw ka kumukuha ng alimasag kasi mas maganda pag madaling araw. Ayun, binalikan na naman niya yung ano, yung bintol niya. Pabalik-balik lang na yan mga kalods. Pag ano, pag marami yung alimasag, pabalik-balik lang yan. Huwag mong tagalan yung ano, yung pag pagtingin ng ano mo ng bintol kung may huli pa o wala. Dapat ano, kung maraming yung alimasag, kasag kasi sa amin yan mga kalods. Maraming alimasag. Ayan. Dapat ano lang, hindi matagal yung pagano mo.
pagtingin ng ano bintol. Kasi yung iba diyan pag ano pa lang pagkuha mo ng limasak pagbagsak ng ano doon sa ilalim ng bintol ay meron na naman. Punta na naman yung alimasag doon sa bintol. Meron nga yan, dalawa-dalawa. Meron din tinatawag dito na ano, na timing sa amin, trap yun, trap yun. Parang trap siya na hindi talaga makakawala yung alimasag. Pwede mong i-aria yun ng ano, simula ng mamayang hapon, kinabukasan mo na tingnan kung may mga may huli para maraming punta doon. Marami kang mahuli doon sa ano sa timing namin tawagin. Iba kasi to bintol naman to eh. Parang open air, open lang siya, open. Hindi kasi makita dito kasi ano, wala sang sample. Mamaya ipakipikita ko sa inyo mga kalods kung ano example ng ano ng bintol na malapitan kasi andun pa sa ano ginagamit pa niya. Ayan, ayan siya oh. Ayan. So next time lang siguro tayo susubok ka kalats parang malamig ka. Kasi andyan naman yung kamangkin ko. Mabibidyo na lang tayo. Ayan, sinusuong talaga yan mga kalats. Ganyan yung ano para makaulam. Mangulam, kung swertehin, may maibenta. Ayan. Yun, minahuli siya. Yun, minahuli siya. Wala kasi tayong ano, tawag ito, yung camera na pwedeng basain. Cellphone kasi yung ano natin gamit. Mahirap na. Ano tawag yung camera niya yun? Yung ano, yung pwede mo ilublub sa tubig. Wala pa kasi tayong pera kaya wala tayong pambiling kamera na pang tubig. Kalimutan ko ang tawag dun. Yan siya sparring road road. Kasi dito sa amin pag mababaw tubig unas mababaw yung tubig pag mababaw yung tubig unas tawagin sa amin dito. Ayan, ayan na nakarami na rin siya kasi saglit lang. Maya kunin muna natin yung uli niya tapos higin na natin kung ilang perasa yung uli ni pare nakalimasak ng huli ng alimasak. Minahuli siya doon sa pangalawa niyang ano, pangalawa niyang bintol, pangalawang pataw, minahuli siya. Yun, minahuli na naman. Yun. Dati yung kasama ko din nag-alimasag din ako, kuha din ako ng alimasag ganyan din. Madaling araw tinitiis namin yung lamig para lang makabenta. May maiulam, masarap yan sa ano sa ayun, minahuli na naman siya oh. Yun, masarap yan sa ano sa may mga gulay ka dyan, may mga gulay. Yan yung nilalagay yung alimasag.
And titingnan natin mamaya mga kalods, baka doon niya. Tingnan natin kung yung huli niya. Hiramin muna natin yung huli niya. Tumutong pamangkin to. Ayun na siya, oh. Pumunta siya sa malalim na parte. Kunin na yung ano, yung kamayan. Pinoy! Loko ko talaga itong ano ko, pamangkin ko. Tawagin ko nga muna. Pinoy! Ay, loko-loko ito, pamangkin ito sa pumunta sa malalim na parte, oh. Kunin niya, may kukunin yata. Huwag ka dyan! Balik! Balik! Ayan, tinawag ko muna mga kalods ha. Pasensya na kasi, ano. Doon siya pumunta sa malalim. Baka malunod siya doon, malalim oh. Pumunta siya doon sa malalim na parte. A few moments later. So ayan po mga kalods, yung ito po mga kalods yung nahuli niya oh. Ayan oh. Alimasag. Yan yung pain niya oh. Ito yung pain niya, isda. Kahit anong klaseng isda, pwede dito. Mga maliliit na isda. Yung meron pa nga dito. Ito yung ano, babae. Ngayon, babae ito. Kasi pag babae, malapad yung ganito niya, ito yun o. Ito, malapad yung ito niya o. Yan, malapad. Pag lalaki kasi maliit. Yan o, tingnan, lalaki o. Ito yung lalaki. Ito naman yung lalaki kasi maliit yung parang guhit niya dito sa tiyan. Dito malaki yung guhit. So yan yung babae. Tapos yan may mga bula. Bula tawagin din sa amin, bula. Ito kinakain din to. Masarap din yung kainin niya ng hilaw. Pwede naman kainin yung hilaw yan. Siso na kasi ng alimasag ngayon kasi malubog na yung tubig. Balik na lang ulit natin sa ano, sa lalagyanan niya. Bago pa lang siya, kakasimula pa lang. Alimasag. Yan. Yan, minahuli na naman siya mga kalods. Yan. Limasag. Punta na naman siya ulit dun sa kabila. Balik-balik lang yung ginagawa niya. Kasi parang andyan lang yung alimasag. Nakatambay lang. Marami kasing alimasag kaya pabalik-balik lang yung gawa niya. Pero pag wala namang ano, wala namang nahuli, mga ilang ano lang, mga ilang minuto bago mo tingnan yung bintol ulit. Bintol kasi tawagin, ibang ko lang kung ano tawag diyan sa ano, sa Tagalog. Timing sa amin, timing, iba naman yung timing kasi palang trap na yun, trap. Yun, minahuli oh. Yun. Minahuli siya. So mamaya mga kalods ay papakita ko na sa inyo kung ano ang itsura ng ano ng bintol ng malapitan pag tapos na siyang manghuli ng alimasag. 1 hour later. Mga kalods, ano na, uwi na siya. Kinuha na niya yung bintol niya. Wala na. Bininta niya pala kasi yung ano niya, yung huli mga kalods. Ito yung pangalawang batch na itong huli. Yung kanina, bininta na yun, yung kaninang pinakita ko sa inyo. Ito pala yung bintol na tinatawag namin sa dito mga kalods. Hindi ko kasi alam kung ano tawag dyan sa Tagalog. Basta dito, bintol. Bintol. Yan. May ano po siya mga kalods, yan yung palatandaan niya. Sinasabi ko kanina, yung green na yun. Yung lumulutang. Yan yung palatandaan. Para at least kung tangayin man ng alon, may tanda ka po na ano, pataw. Itong, yan. Yung pang sa soft drinks, nalagyanan ng soft drinks. Yan yung bintol mga kalods. So next time mga kalods, next time na lang tayo ano, susubok manghuli ng alimasag. Next time na lang tayo manghuli ng alimasag. Gagawa rin tayo ng ano, ng bintol ganito. Pwede naman ito mga kalods, nakahoy lang. Yung pakurban niya ito, ganyan.
kahoy lang, pwede naman. Tapos ito, net, lambat. And then, may ano yan, yan ito yung pama, yung ano, yung ginagamit namin na anet. Ito yung lalagyanan niya ng ano, ng pain. Ito yung nilalagay yung pain, tapos tinatalian po dito yan, tinatalian. Baligan yan po yan na may pain. Tinatalian po dito sa lambat. Siyempre para hindi naman ano, makuha agad ng ano, ng limasag. Pero minsan talaga, itong net, nabubutas talaga to, nakukuha talaga ng alimasag. Minsan, nawawala itong net, parang kinukuha na ng alimasag. Kaya, pag-angat mo ng, ano, ng bintol, wala nang huli. Kasi nga, natangay na yung, ano, yung pain. Dito na yan, tinatalian, dapat talian ng, ano, talian ng sigurado para, ano, para hindi talaga basta-basta, ano, makuha ng, ano, ng alimasag yung pain. Ganyan yung forma niyan, makalods dito yung sa gitna nilalagay para pag angat ng abintol, siyempre parang ano to, parang itong net babaon sa ano, ganyan ganyan, basta ganyan pag ano, pag angat mong ganyan, andyan yung huli. Yun. Yan yung bintol na tinatawag sa amin, makalods. Ayan, ganito yan mga kaludso. Pag-angat mo ng ano, ng bintol, ayan, ganyan yung alimasag sa gitna. Nakakapit lang din sa pain. Kasi, siyempre, gutom yung ano, yung alimasag, ganyan lang pag-angat mo. Hindi naman yan basta-basta maano, makawala. Dapat kasi, ano, malalim yung alambat nito, malalim. Kailangan malalim, hindi yung pantay. Parang nakalubog siya, nakalubog. Parang may allowance ba? Para may allowance siya para kapag angat ng ano, nakalawlaw yung ano, yung lambat, nakalawlaw si lalim. Yan. Ganyan yung forma. So, ayun nga mga kaluds. Tapos din siyang manguli ng alimasag. Next time na lang siguro ako magkano. Bago po muna ng mag-edit ay syempre sa bago, kung bago ka lang po sa aking channel ay huwag mo nang kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin po ang notification bell para lagi po kayo updated sa akin mga bagong videos. Maraming salamat po mga kalods, hanggang sa sunod ulit. Paalam.